people, welcome back to my channel. And for today's video, ito yung nabili kong curler na ano pangalan to? Ano pangalan ito? Yang I chose. Ano ba to? Basta galing China yata to. Nabili ko to sa Shopee, bali ano lang siya, $15. Sobrang murang-mura lang niya. Siguro sa Pinas mga nasa 400 lang siya. Uulan. Sobrang affordable niya. Nung umpisa, medyo ayoko sa kanya. Kasi parang natatakot ako. Tapos hindi ko alam kung paano gamitin. Tapos yung trinay ko ng trinay na gamitin, medyo naiipit yung buhok ko. Tapos parang natatakot ako na, ano ba yun, baka masunog yung buhok ko. Until natuwa ako na at naging friend na kami, ayun. Maganda pala siya. As in, sobrang easy niya gamitin. And sobrang worth it siyang bilhin. So, itong $15 siya, meron na siyang kasamang, ay, buray ng nangulog. Meron na siyang kasamang, nandito pala, comb and dalawang clips. So yan, without further ado, pakita ko na sa inyo kung paano gamitin. Kung gusto mo ma-achieve yung ganitong looks. So yan, try na natin. Meron lang siyang on and off switch. And yung left and right button. Para kung saan mo gusto papuntahin yung buhok mo. Kung gusto mo papunta ng left, kung gusto mo papunta ng right, ganun lang siya. Kukuha lang ako ng konti. Tapos, ilagay mo lang yung buhok mo dyan. Tapos, paikutin mo. Ayan! Ikot-ikot lang. Tapos, ano, laruin mo lang siya. Ayan, ang ganda! Oh, no, sa kabila. Ayan! Wow! Ganda niya. Nakaka-addict siyang gamitin. Hindi siya nakakatakot. Sa umpisa nakakatakot siyang gamitin kasi hindi ko pa alam kung paano gawin siya. Tapos, nung naging friend na kami nito, ayun, na-enjoy ko na siyang gamitin. Super easy. Super duper easy. Tapos, hindi siya dry sa buhok. Ay, hindi pa, kulang pa. Dati kasi, nung umpisa, so ganitong ganawa ko. Nung umpisa kasi, pag ganun yung ginagawa ko, oh, tsa aputa, nang paso. Pag ganito yung ginagawa ko, sabi ko, tas ang hirap. Tas yung paulit-ulit ko lang, tas nanood ako ng video kung paano gawin. Ayun, ganito pala dapat ang gawin. Dapat paangat, pataas, nakaangat siyang ganun. Tapos, saka mo siya, ikutin. Ayun! Ang taray! Ang ganda! Then, no, yung kabilang ikot. Ah! Pag ganun, ibalik mo, i-reverse mo yung ikot mo. Kasi may ipit. Pag makapal kasi masyado, medyo naiipit siya. So, i-reverse mo siya. Tapos, ibaba, taas mo lang. Ayan, ang ganda niya. Grabe. Mas maganda siya magkulot pag mahaba yung buhok. Maiksi kasi yung buhok ko eh. Pero at least, nakakurl naman siya. Ayan, ang super easy niya. So, hindi ka na magpaikot-ikot-ikot pag magkukulot ka. Yung normal na pang curl lang, yung hindi umiikot. Medyo nakakatamad kasi yun. So, ito, gaganan mo lang. Tapos, maghintay ka lang. Magmuni-muni. Tapos, ayan. Woo! Parang si Goldilocks lang. Ikot-ikot lang. Ikot-ikot. Ay, sumasali yung iba. So, kailangan pag ginagawa mo to, ano? Nasa puso mo. Huwag ka magdali. Kailangan relax ka lang para maganda yung resulta. Kasi pag nagmadali ka, hindi mo ma-achieve yung talagang magandang pagka-curl niya. O, diba? Ang taray ng lola, oh. Tusok. Ikot. Parang bastos. Ayan. Oh, sops. Talagang mag... mararanasan mo yung ganito, yung parang naglalak siya. So, i-reverse mo lang. O, yan. Reverse na. Tapos, medyo loosen na siya. Tapos,
So, hindi siya nakakatakot gamitin. So, ang bisa matatakot ka kasi syempre hindi mo pa alam. Kaya ang ginawa ko tong video para sabihin sa iyo na hindi nakakatakot gamitin. Kailangan mo lang talaga na gawin yung proper na paggamit nito. Then, saka mo lang ma-achieve yung curl na gusto mo. Kung gusto mo yata ng fully curl, doon ka sa pinakadulo. Ayan. Wala, ulan yung sinampay ko. So yeah, that's it. Super easy niyang gamitin and sobrang affordable niya and worth it siyang bilhin. So yan, sana natutunan niyo kung paano gamitin yung curler. And thank you for watching and don't forget to like and subscribe. Bye! Arte mo?